Kaya tayo paulit-ulit, merong gago nga kagabi, di ba? Inulit daw natin. E paano mong hindi uulitin eh? Lahat ba ng nakapakinig dito, napakinggan nila yung issue, di ba? Kaya natin inuulit-ulit para matanim sa isip ng tao. Ganyan yan eh. Pag hindi mo pinaulit-ulit, mauwi tayo sa wala, di ba? Katulad sa sakit ng mga Pilipino, yung madaling makalimot. Yan ang karaniwang sakit ng mga Pilipino. Ningas kugong kasi, di ba? Pag mainit lang ang issue, ang dadaldal, ang iingay, lalo sa social media, palipasin mo isang buwan, wala na eh. Limot na eh, di ba? Katulad nung, alam nyo ah, ngayon, eto, bago natin ituloy ito, kasi baka mamaya malimutan na natin. Alam nyo, itong election ngayon para sa presidency, ha, mga kaibigan, ito ay maihahalin tulad natin sa naging election sa Maynila. Kailan? Noong 2013, mga kaibigan. Dahil tayo, ha, hindi tayo dapat napapatangay sa mga survey. Huwag kayong magpatangay dyan. Kasi mararamdaman naman ninyo eh. Ha? Yan yung binigay sa atin na hindi natin ginagamit eh. Yung pakiramdam. Ang daming ipinagkaloob sa atin na pwede natin gamitin. Pero doon tayo nagpipilit pumunta at magbasi pa rin sa sabi-sabi. Hindi ba? Hindi ka dapat nagbabasi sa sabi ni ganon, sabi ng ganon. Ha? Hindi ka dapat magbasi ron dahil sarili mo ang magdidesisyon dito. At yung desisyong ito sa pagboto, napakahalaga niyan para sa'yo. At kung wala ka ng kwenta, para sa anak mo. Di ba? At sa magiging anak ng mga anak mo. Yan ang dapat na pinag-iisipang una ng mga magulang. Kaya, saan ka dapat magbase? Sa sabi ng survey? Sa sabi ng media? Sa sabi ng COMELEC? Hindi. Meron tayong pare-parehong pakiramdam. O, nung nagkaroon ng eleksyon nung 2010, presidential election, doon sa istasyon ng Crony na pinanggalingan natin, mga kaibigan, halos lahat doon, bilyar. Lahat yun. Merong isang nagbayad doon ng programa, bumili ng oras para sa eleksyon lang. Ang dala naman nila, si Giba, mga kaibigan. Si Bigo, ano? Pangalan nito? Gibo, mga kaibigan. Si Gibo na nabigo, di ba? Ngayon, ako ang nag-iisang Noynoy Aquino ang ikinakampanya sa programa. Lahat po yun, may ERAP doon. Naglalaro sila kay ERAP tsaka kay Bilyar. Yan. Yun ang isa naman nagbayad doon. Laki ng binayad noon. Pondo ng Armed Forces of the Philippines tsaka ng Department of National Defense. Mga kaibigan, mga walang kwenta magsalita sa radyo. Ngayon, sabi ko nga sa inyo, sino ho ang nanalo? Yung bit-bit kong kandidato, si Noynoy Aquino. Bakit? Kasi ho, ang ginamit ko, pakiramdam at saka sentido kumon. Ha? Hindi ako nagbase sa survey, kung ano-ano. Kasi survey nung pinakamataas, si Bilyar, di ba? Mga kaibigan. Huli na nung magdeklara si Pinoy, malayo na ang nararating ng kampanya ni Bilyar. Lahat na, nalagyan na, mga kaibigan. Ang dami nang nabigyan. May kukumpara na, ano ang naging basihan ko? Simple lang eh. Pakiramdam. Meron tayong, sa pakiramdam, ilan ang pakiramdam natin? 5 yan eh, di ba? Yung senses na binigay sa atin, mga kaibigan. Yan, kung gagamitin mo yan, hindi mo kailangang magbase.
sa sinasabi ng mga radyo, ng media na binabayaran, lalo ngayon. Talagang lintik po ngayon, mga kaibigan. Depende siya nagbabayad ang media, di ba? At depende, pati kita ninyo, nainggit na yung mga artista. Di ba? Ngayon eh, binabas ni si Tony Gonzaga nung ipinasara ABS-CBN, isa ho yan sa maingay. Ha? May banta pa yan eh. Tandaan ninyo, Anya. Di ba? Kesyo ganito, ganon. O ngayon, bakit yung mga nagpasara ng ABS-CBN, eh doon na siya kasama. Pera, mga kaibigan. Pero kung ikaw ay matinong butante, ito na lang eh, yung mga gago na nag-aagawan sa ano, sa chichirya, di ba? Kasi nakita kahon eh. Sana kung kwarta laman nun eh, mga kaibigan, laki nung kahon. Yung pala chichirya lang yun, ha? Mga kaibigan. Oh, eh hindi ba kayo naawa sa sarili ninyo? Ako naawa sa inyo eh. Bakit? Kasi nipis-pis, hindi mo matatawag na pis-pis yan eh. Ha? Yung mga tira-tira sa lamesa na pinagkainan, ha? Mga kaibigan, yung mga mumu na nalalaglag, o pis-pis, ni hindi mo matawag na pis-pis. Bakit? Eh, ilang milyon ang binayad dyan, mga kaibigan. Yung karaniwang, ano lang ha, karaniwang, ano ito, yung sa social media, alam niyo ba, bayad nila ni Narcos Jr., ha? 1 million, isang tao. Oh, mga kaibigan, babayaran 1 million, ipapa-endorso lang si Narcos Jr. Na kapag nakita mo ngayon, di mo alam kung may sakit ito eh. O bangag, mga kaibigan, di ba ho? Tingnan ninyo mabuti itsura sa mga kuwan. Nagme-makeup eh. Para matakban yung kuwan, no? Pero kanina nakita ko, may kuhang close-up, naka-face mask, pero may napuna akong mga marka-marka sa mukha. Mga kaibigan na nangingitim. Hindi normal ang kulay. Hindi ko naman sinasabing hinuhulaan ko. Hindi naman ako matutuwa kung may sakit ang tao dahil lahat naman tayo nagkakasakit, di ba? Pero yung itsura lang eh. Kaya siguro may pagkakataon di makasipot, di ba? Eh, may kumakalat nga ngayon, nagda-dialysis daw yan eh. Mga kaibigan eh. Oh, meron pang kumalat nun, di ba? Yung isang kumakandidato ngayon eh. Meron daw stage 2 or stage 3, mga kaibigan. Eh bueno, ako'y naaawa eh. Dito sa mga kababayan natin, ganyan na ang wala ng paggalang sa sarili, di ba? Nawala na yung dignidad bilang isang tao. Alam nyo, mahirap ka man, eh sana may matira sa'yo, di ba? Yung iyong dangal. Yun, matira sa'yo yun. Okay kay, makaka-recover ka. Pero pag yun, wala na sa'yo. Wala na. Wala ka ng, isa ka ng taong walang pag-asa. Dahil aasa ka na lang sa iahagis na buto. Ha? Wala ka ng pagkatao. Ganun na yan eh. Nabubuhay ka na lang, pampagulo dito sa mundo, tsaka pampasikip. Di ba? Pero wala ka ng kabuluhan. Kasi wala ka ng dignidad, wala ka ng pagkatao, di ba? Wala nang respeto yon ng tao pagka wala ng dignidad yan. Kita nyo ito nakaupo, si Digong nyo, yan ba may dignidad pa ba yan? Wala na. Si Narcos Jr. lang, walang dignidad yan, di ba? Wala eh. Wala nang pagkatao yung mga yan eh. Sipin mo, magnanakaw kayo o kahit saan ka magpunta. At yung pagiging magnanakaw mo, alam ng buong mundo, di ba? Nang angka ninyo. Wala na mga dignidad dyan, wala nang kahihiyan. Itinataya na nila lahat. Kaluluwa, mga kaibigan. Sabi nga eh, di ba sa English may kasabihan na
they will align themselves with the devil just to attain their end. Makamit lang yung gusto nila kahit na isang la ang kaluluwa sa demonyo. Pero babalikan ko sa iyo, ihahalin tulad natin sa panahon ni Erap o nung pagtumakbo si Erap sa Maynila. Isipin ninyo, wala. Bakit? Lahat maka-Erap, bayad eh. Mga kaibigan eh. Diba, sinubukan pang gapangin ako tsaka si Jerry Yap para sumuporta kay Erap. Oh, ano sabi ko nung nabubuhay pa si Jerry Yap? Sabi ko, alam mo si Erap, walang iyan tao yan. Hindi ako papayag na makaharap ko yan. Sabi ko, baka mamaya, kung ano palabasin yan, di ba? Kunan ka ng litrato, o ipapakita kung ano-ano. Walang iya yan eh. Desperado yan, tsaka yung pangkat niyan eh. Akalain ninyo, walang ginawa ang media para hadlangan na makatakbo si Erap. Samantalang, alam ng lahat sa media. Eh, buong sambayanan, alam yan eh. Kaya lang yung iba, sinasadyang kalimutan, mga kaibigan, na ano, na si Erap ay sentensyadong mandarambong, convicted yan, mga kaibigan. Nahatulan yan. Oh, palibasa, makapangyarihan sila at ginagamit sila rin sa politika ng mga nagpakulong sa kanya. Di ba? Oh, pagkatapos niyan eh, bati-bati na naman sila. Oh, mga kaibigan, di ba? Oh, ano nangyari noon? Wala eh. Walang pumansin sa atin. O ngayon, oh, hindi ba kasama na naman siya dito, si Erap? Ha? Ginagamit na lang ang pangalan niya, pero wala na yan. Di na makalakad yan eh. Mga kaibigan eh. Oh. Eh, tsaka ko ano eh, inutusan nga niya si Loy eh. Loy, timpla mo nga ako ng kape, sabi niya eh. Tapos sabi niya, teka sandali ah. Ikaw, malilimutin ka na eh. Ha? Yung kape, lagyan mo ng cream. Ha? Huwag mong kalilimutan ah. Adi kumuha ng kape si Loy Estrada. Pumunta sa kusina. After 5 minutes, bumalik. Ang sabi niya kay Erap, oh, eto na yung hotdog sandwich mo. Ayan na, sinasabi ko na nga ba eh, sabi ni Erap. Malilimutin ka nang talaga eh. Asan yung ketchup? Ganyan na nga si Erap, mga kaibigan. Ha? Oh, eh ngayon, kapareho ito. Di ba, ito rin ang senaryo ngayon. Mga kaibigan, sa presidential. Oh, eh, lintik ang exposure eh. Ha? Nakalimutan na nila ang dinambong nitong pamilyang ito sa sambayan ng Pilipino. Mahigit 20 taon na pinahihirapan nito mga Pilipino. Tapos sasabihin ninyo eh, ano raw, ibabangon daw. Eh, nilugmok nyo eh. Di ba? Oh, eh, si Lee Kuan Yew, sinungaling ba yun? Hindi, kaibigan nga ni Marcos dati yun eh. At magkakasabay sila halos naging leader eh. Mga kaibigan eh. Pero sa Singapore, umunlad. Di ba? Napaunlad ni Lee Kuan Yew nang hindi niya inaapi ang mamamayan niya. Mga kaibigan, dahil ang kanyang pagiging diktador, ginamit niya sa ikabubuti ng kanilang bansa at ng kanilang mamamayan. Lahat ng mabuti, hinanap nila. Ha, sinikap nilang saliksikin ultimong mga kabataan na pwedeng maging pag-asa ng kanilang bayan ay dinidevelop nila. Tinitignan nila kung sino ang mga uubra na makapamuno sa bansa nila. Dito hindi. Magnanakaw ka ba? Sip-sip ka, di ba? Oh. Pag sip-sip ka, pwede ka na sa gobyerno. Isipin mo, ano nangyari ngayon? Ayan. Nagkaisip sila, pwede na silang kumandidato si Robin Padilla. Di ba?
Isipin mo yan. Kung tayo gagamitin natin ang ating pakiramdam. Nung ako nandun, kumakampanya si Noy-Noy. Sabi, ah, malakas na si Bilyar, Bilyar, ganyan. E paina na ng paina si Bilyar noon. Eh. Sabi ko, wala ba kayong sintido kumun? Ha? Ang gawin mo lang, para malaman mo kung sino mananalo ngayong eleksyon, tumayo ka sa karsada. Ha? Dun, pumunta ka sa Rojas Boulevard. Ha? Yung mga major thoroughfares. Yung madali na puntahan. Di ba? Bilangin mo yung magdadaan sa sakyan. Kasi dalawa lang ang klase ng sticker eh. Na, kuwan, na, ano tawag dyan, yung naglalaban, ha? Yung dominant na sticker ng kandidato, dominant candidates, di ba? Si Pinoy lang at si Bilyar. Yung kay Pinoy, yellow ribbon, di ba? Na merong parang kalapate. Ito namang isa, hindi malaman kung victory yun o check. Di ba? Yun ang ano. Oh, tumayo ka, malalaman mo na. Paano niya? Bilangin mo yung may sticker na sasakyan. Ha? Siguro sa 10, 7 kay Noy-Noy, 3 kay Bilyar. E di talo na yun. Sintido ko mo. Ano nangyari nung eleksyon? Yun ang lumabas eh. Hindi naman yung survey eh. Mga kaibigan eh. Oh, ang kailangan lang gamitin mo yung iyong pakiramdam sa katulad ngayon. Uulitin ko na naman. Ha? Ano sa palagay niyo ang mga bumoto kay Vice President Lenny Robredo nung tumakbo siyang Vice President? Vice President 'yun ha. Ilan ang boto niya? Mahigit 14 na milyon. Ngayon, para mabago mo yan, sasabihin nung ano, hindi, malakas ito. Talo nga si Bongbong eh, di ba? Bagay, maliit ang margin. Pero talo ka. At si Lenny Robredo, nung maupo, sinikap niyang maipakita ang kanyang kakayahan, kanyang magagawa. Kahit pa binababoy siya din, ha? Binabalahura, nilalapastangan, eh tuloy siya. Sabi nga eh, para siya naglalakad na nadadaanan niya mga aso kahol ng kahol. Ha? Eh kung bawat kahol sa iyo, pupulot ka ng batot, babatuhin mo. Hindi ka na makakarating doon sa pupuntahan mo. Pag napadaan ka sa kaharian ng mga aso, di ba? Oh. Eh ngayon, mga kaibigan, ito simpleng analysis. Ni hindi nga matawag na analysis ito eh. Ito'y factual eh. Halimbawa, ngayon eleksyon. Ito pinaliliwanag ko ha, may 2 taon na. Si Lenny Robredo, may boto 14 na milyon mahigit. Sa palagay nyo, yung bumoto sa kanya nung tumakbo siyang Vice President, ay magbabago ng isip ngayon? Ha? Sa butante ito ba? Hindi. Yan ang sagot ko. Tanong ko sa sagot ko. O sagot ko pala sa tanong ko. Hindi magbabago. Bakit? Tinanong ko ulit ang sarili ko. Kasi walang dahilan. Para magbago ang isip nitong mga bumoto sa kanya nung tumakbo siyang Vice President, kailangan may dahilan, di ba? Oh, edi lalo pa siyang iboboto ngayon ng mga butanting yun sapagkat mas napatunayan nilang hindi sila nagkamali ng pagboto kay Lenny Robredo, di ba? Sa dami ng naging accomplishment, mga kaibigan, sa loob lamang nang 6 na taon na walang budget. Sipin ninyo yun. Nagawa niya yun. Walang kasong graph. Malinis.
ang kanyang paggugol ng salapi ayon sa COA, hindi ayon sa akin. Ha? Ngayon, may mga bagong rehistrado na mga kabataan. Sabihin natin, 80%. Ayan ha, ang mga kabataan ngayon ang nangunguna sa kampanya ni Vice President Lenny Robredo. At ayon dun sa sabi nung pag-aaral na isa, 56%. Ayon sinabi nung mga kabataan dun sa Davao na pinag-aralan nila na 56% ng botante ngayon ha, natin ay mga kabataan. Sipin ninyo yan. Merong mga bagong nagparehistrong mga kabataan. Sa palagay ninyo, gaano karami makukuha ni Narcos dyan? Maswerte na siyang maka 20% dyan. At dahil sa nagawa ni Lenny Robredo, yung mga dati, di ba? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Senator Sonny Trillanes, kilala natin bilang matapang at walang takot na lumalaban sa mga pagmamalabis sa gobyerno. Mapapresidente o mga kilalang pangalan sa politika, tumindig siya para panagutin ang tiwali, kahit pa siya ay makulong. Kaya naman nung naupo siyang senador noong 2007, ang isinabatas niya mga panukalang magre-reforma sa pamahalaan at tutulong sa ating mga kababayan. Noong 2019, bago matapos ang termino niya, pinarangalan siya ng Senado bilang most productive senator dahil siya ang may pinakamaraming naisabatas na national bills bilang principal author at principal sponsor. Maliban pa ito sa mga natulungan niya sa mga programa niya tulad ng medical assistance and scholarship programs. Ngayon tumatakbo siya para makabalik sa Senado. Tiwala akong ipagpapatuloy niya ang nasimulan niyang mga advokasiya. Ang anti-corruption campaign, economic recovery and poverty alleviation, at peace and order. Kailangan natin ng kakampi sa Senado na di lang tutulong sa pagsulong ng mga programa natin, nang magbabantay sa mga susubok na magmalabis sa kapangyarihan, nang sisigurong mananagot ang umaabuso at nagsadlak sa atin sa mga problemang hinaharap natin ngayon. Ang bantay ng ating bayan, Senator Sonny Trillanes. Meron nga palang reaksyon dito kaugnay ng ating pong naikwento ka kagabi tungkol sa malaking sunog sa Baclaran noon taong 1972. May reaksyon si Dan Garcia Kalang. Ang sabi niya, matagal mo na akong tagapakinig mula pa noon late 80s. Kasabayan po ninyo noon sila ka Totoy, Rod Navarro, Kalando, si Kauding yan, Bartolome, Leo Obligar. Pumanaw na rin pala si Kaleo Obligar. Pati si Panelo. Si Panelo, pasulput-sulput lang naman yan . At iba pang loyalista, hindi namang commentator talaga yan . Kumain-tator yan . Gaya ni Ding Diaz, mga loyalista raw, gaya ni Ding Diaz at Pepsi Guerrero. Ba, nasa na si Pepsi? Bihira lang ako mag-react, pero gabi-gabi at pag di ko natapos, pinanonood ko li sa araw. Nang banggitin mo ang sunog sa Baclaran, naalala ko ang panahon na yon. Kasi taga Santo Niño Pasay ako. Alam ko yung Santo Niño . Alam niyo yung Santo Niño? Pasay na yan . Kasi ang Baclaran, boundary yan . Ng Paranaque at ng Pasay. Doon sa bagong ilog sa Baclaran,
May daan dyan, oh, papunta nung maliliit kami. Oh. Ang dadaanan mo dyan, yung mga tulay-tulay na nakalutang sa ano. Kasi palaisdaan yan eh. Palaisdaan dati yan eh. Mga kaibigan, kaya tubig yung dadaanan mo na mayroong mga makikitid na tulay. Yun ang Santo Niño. Lalabas ka nun sa EDSA. Nandun yung dulo nun eh. Oh, mga kaibigan. Sabi niya, salamat pala sa pagbahagi mo ng iyong karanasan noong nakaraan mo tungkol sa Santo Niño. 60s nakatira na kami roon at dyan ako pinanganak. Salamat sa iyong pagsusumikap na mabuksan ang isipan ng ating mga kababayan. Dati din ako maka-Marcos, pero nag 360 degrees ako lumipat sa suporta kay Lenny. Oh, salamat at mabuhay ka. Mabuhay ka rin ha, at salamat din. At kapwa tayo nagising, ano? Hindi lang naman ikaw eh. Marami pa 'yan, oh, mga kaibigan, na hindi lang nagsasalita. Ha, mga kaibigan. Kabayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadai sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang kaibigan nagmamahal sa'yo. Bueno, ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang gabi, James Jimenez! Punong-puno ng yaman, akin ito'y kailangan pang iwanan. Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong gana sa bayan mo, sumapit lang yaong wangan. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Kaibigan, ang bawat kaibigan na